ginawa ni Ate Gayon? Nakaya niya yon? Nakaya ni Miss Nora Honor yon? Paano? Abangan. Mga ka-Heart Expression, bumabati ang mabuti sa lahat ng mga mabubuti na manapod ng Heart Expression. Kumusta po tayo? Ito po si Pure Words, whatever they are na nagsasabing kung wala po tayong gagawin sa labas, walang importante, stay na lang po tayo sa bahay dahil maulan. At ngayong araw na ito, huwag po natin kalimutan na i-like, i-subscribe, i-share ang ating Heart Expression. At tapusin po natin. Nang sa ganon, tayo po ay talagang ma-inspired sa kwentong ito. At huwag po natin kakalimutan na atin din pong i-subscribe ang YouTube channel ng ating mahal na kaibigan, ng ating hinahangaang si Miss Nora Honor, ang Nora Honor Official. Para sa ganon po, updated din po tayo sa mga kaganapan kay Miss Nora Honor. Magpatuloy na po tayo ngayon at ito po'y pinamagatan nating nagawa ni Ate Gayon? Paano? May isang sikat na awitin sa Ate Gay na ang pamagat ay handog. Sabi po doon ay tatanda at lilipas din ako. Ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyo. No po, sa Ate Gay marami siyang nagawa, marami siyang ginagawa at marami pa siyang gagawin na talaga naman na tanging siya ang nakagawa nun. Of course, for the glory of God, hindi natin magagawa ang lahat kung hindi tayo pinagkalooban ng lakas ng talino ng Diyos. At isa si Ate Gay sa maraming biniyayaan ng Diyos na mga talento. No? Marunong siyang umawit, marunong siyang sumayaw, marunong siyang umarte, no? At marunong siyang makisama. Yun ang pinaka-importante doon. No? At tayo, kaya nagagawa ni Ate Gayon yung mga bagay na ito na sasabihin ko kasi tayo po ay bukod sa binigyan siya ng Diyos ng kalakasan, kagalingan, at siya mismo ginagamit yung talento niya sa tamang paraan at sa kapakipakinabang. At tayo naman, mga tagahanga niya ay sumusuporta sa kanya. Tayo naman ang instrumento para palakasin ang kanyang kalooban. Kaya hanggang ngayon, nandyan pa rin siya sa tulong ng Diyos at sa kanyang mga ninanais din na manatili at tayong sumusuporta sa kanya. Ano ba yung mga bagay na nagawa ni Ate Gay nang siya ay simulang mag-artista, pumasok sa show business? Alam niyo po, unang-una nagawa ni Ate Gay na bigyan ng daan ang mga nangangarap din na mag-artista. Kasi po nung dumating sa Ate Gay, ang talaga pong mga kilala ay ang mga tisay, matatangkad, mapuputi, no po? At bibihira po yung katulad ni Ate Gay na mabigyan ng pagkakataon. Hindi katulad po noon, napapansin yung mga talagang matatangkad, mga mapuputi. Nung dumating sa Ate Gay, yung pong ganon ay natigil. Nahinto, nagbigyan po ng pagkakataon yung mga nangangarap na katulad ni Miss Nora Honor na maging artista at magkaroon din po ng katuparan ang kanilang mga pangarap. Yung discrimination po, parang ganun na po, na nawala po. Bagamat hindi ko po sinasabing masamang mag-artista yung mga design, wala po akong ibig sabihin doon. Kung hindi ka, kumbaga, okay po noon. Sinasabi ko lang po na si Ate Gay ang nagbukas ng pintuan para ang iba na mga morena, kulang sa height, na talagang ang talent nila, ang ginamit nila para sila po ay sumikat po at magkaroon ng pangalan. Number two, si Ate Gay po, alam niyo po, natatanda po, nagawa niya na yung pong kunyari merong isang project na yung pong magpatayo ng hospital, halimbawa po yun, no? O kaya meron siyang gustong tulungan, may mga gusto siyang foundation na itayo, o ano man. Alam niyo po, nung bata po ako, bata pa po ako, narinig ko na po ito, yung mamera, no po, para kay Ate Gay. No po, piso para kay Ate Gay.
Kasi po, kumbaga, isang tawag lang ni Ate Gay kung may malaking project, kumbaga po, na hindi naman sa kanya ito, tutulong din po, itutulong niya rin po. Alam niyo po, kung ang tagahanga ni Ate Gay ay 1 million, eh sabihin na lang po natin tagpipiso yon. Eh kung 2 million po ang kanyang tagahanga. Nagawa niya po yon na piso para kay Ate Gay sa project. Nagawa po ni Ate Gay yun. Talagang kabilib-bilib si Ate Gay, no? Nagawa niya yung mga bagay na yon. At susunod, no po, nagawa din po ni Ate Gay na sa pamamagitan po niya ay malaki po siyang impluensya. Alam niyo po, ang mga kasambahay noon, yung mga tinatawag na, sorry po, katulong, yun po ang tawag noon. Parang naging kasambahay, kasama sa bahay. Noon po, wala silang day off. Pero alam niyo po, si Ate Gay napakalapit sa mga Marcoses, kay President Marcos, Ferdinand Marcos, kay Ma'am Imelda, no po? At dahil po dito, kumbaga, isa po si Ate Gay na, alam niyo po, pag Sunday, karamihan po ng mga nanonood, pagmasa po kasi sa Ate Gay ay mga kasambahay, no po? At marami pa, kumbaga, pamilya. Pero, nabigyan po sila ng day off, no po? Kumbaga, binigyan po sila ng araw para makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay at makapanood ng mga programa sa TV at sa pelikula ni Ate Gay. Nagawa po ni Ate Gay yun, no? Na, biro niyo po, imagine na talagang ibang ang kasikatan po ni Ate Gay. At alam niyo po, sa Ate Gay, nagawa niya rin po na yung tao, yung dagsa, siya po yung gumawa nun. At nung si Ate Gay ay nag-debut, about 18 years old siya. Nakita niyo naman sa mga pictures ngayon, no? Yung mga picture niya talagang kasing laki pa ng cake. Nagawa niya rin na talaga yung mga fans natipon. Anong panama ng Rani talaga naman po, makita mo. Dinumog siya. Birthday ba yon o anong okasyon yon? Grabe. Grabe yung dami ng tao. At pati na po yung natatandaan ko po yung hustisya, no po? Yung hustisya ng Sinimalaya na talaga pong may entry siya. Alam niyo po na talagang punong-puno. Dinagsa yung Sinimalaya, dumadagundong siya sa dami ng tao. At sa totoo po, no, alam nyo, pinakita yung suporta kay Miss Nora Honor. Kasi alam nyo bakit po, yun yung panahon na yun na dapat, doon po ipoproclaim na dapat si Miss Nora Honor na national artist. Kaya lang po, nandun eh. Kumbaga po, hindi pa siya pinoclaim, no po? Pagkatapos, syempre, tamang-tama, ang pelikula niya, Hustisya, ang mga fans, yung man po, kahit na hindi yung mga fans ni Ate Gay, eh, basta Pilipino po, yung mga talagang mga Pilipino na naniniwala na dapat si Ate Gay ay iboto na, ay ano, tanghalin ng national artist, eh, talaga naman po, sumang-ayon sila. Kaya, ang ginawa po nila, pati sila, nanood sila ng Hustisya. Ang daming tao. Ang dami-daming tao para maipakita yung suporta kay Miss Nora Honor. Ganun po siya talaga katindi. Nagawa niya po yun, of course. At syempre, magaang sa loob ng bawat tagahanga niya na gawin yun. Si Ate Gay po, nagawa niya rin yung magkaroon ng maraming awards na nanalo siya. Habang gumagawa siya sa pelikula, sabi niya nga, gumagawa siya ng pelikula, hindi niya iniisip na ilalaban niya ito, panlaban ito. Ang ginagawa niya, yung kanyang trabaho habang umaarte siya, linalagay niya yung kanyang ginagawa sa puso niya. At nakita naman natin, halos ang tagal niyang wala rito sa Pilipinas, habang wala siya, yung mga pelikula niya, no po, habang di siya gumagawa ng pelikula, ito po'y naghahakot ng awards. Siya lang po yata yung pinakamaraming, hindi yata, siya po yung pinakamaraming awards na natanggap. Kahit na saan po, no? Kahit na hindi lang po sa pagganap, acting, of course, acting, maging sa singing niya, no po, at maging sa bilang isang Pilipina,
No po, ilang beses po siyang napaparangalan sa mga kanyang mga nagagawa. Nagbigay po siya ng karangalan sa loob at labas ng bansa. At sinong artista ang katulad niya na nagkaroon ng Best Actress, Lifetime Achievements? Biro nyo, sa 5 kontinente. Nakita niyo po ano ba ang kulang pa kay Ate Guy? Lahat ginawa niya na. Kaya nga, kumbaga po, eto nga ginagawa niya ngayon, yung kontrabida. Ano po? Nagawa niya lahat. Ngayon magkokontrabida siya. At lahat halos ng artista nakasama niya na. At hindi basta-basta si Miss Nora Honor na tao. Kaya nga, si Ate Guy, wala na siyang dapat pang patunayan. Nagawa niya na ang lahat. Kaya nga po, si Ate Guy, magpasalamat tayo. Idalangin natin siya sa Panginoon Diyos na humaba pa ang buhay niya at patuloy na maging huwaran pa siya sa bawat Pilipino, sa bawat mga nagbabalak mag-artista o sa mga kasalukuyang artista ngayon. Naniniwala po ako, at kayo po alam ko, hindi lang po ako, no? Tayo pong lahat, na si Miss Nora Honor ay walang kapalit bilang isang superstar. Sino man ang dumating, hindi siya pwedeng palitan, sapagkat isa lang. Sabi nga, the one and only superstar. Yan si Miss Nora Honor. Sabi nga, siya, meron pa akong narinig na nagsabi, superstar, the one and only superstar, superstar for all season, superstar for all reason. Natin atigay na lahat. Ano po? Ang tao ang naglagay sa kanya bilang isang superstar. At marami pa siyang pangalan. Kaya ipag-pray po natin si Ate Guy at nawa makuha niya na yung national artist. Ano po? Yun na lang po ang tutuldok sa kanya, kumbaga para lahat nasa kanya na. Pero kahit na hindi pa siya national artist, people's national artist na nga siya eh. At tsaka sa puso ng bawat mamamayan, siya po ay talagang national artist na. Ate Guy, mga Noranians, magkaisa tayo, palagi mag-pray tayo, at nawa makamit na ni Ate Guy lahat. Sabi nga po, what Nora Honor wants, Nora Honor gets. Alam ko po, ito po ay pinutulutan ng Diyos, kaya mayroon isang Nora Honor. Ito po si Kuya Ferdy R., Kuya Ferds, na nagsasabing ingatan tayo ng King of all Kings and Lord of all Lords, na walang iba kundi si Jesus Christ. At palagi tayong magpasalamat. Never to give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. This is Kuya Ferdy R. nagsasabing ano man ang ating saloobin ay ating pahayag sa Heart's Expression. As long as there is love, we will stand and to God be the glory.